everyone, welcome back to my YouTube channel. So ready na ba kayo for online class? Well, so for today's video is all about school essential, online school essential. So for online school, kailangan lang po natin ng ganitong room, isang room para po makapag-concentrate ang ating mga kids sa pag-aaral. And syempre, kailangan din po nila ng computer or laptop or cellphone, tablet at kung ano man yan. So, nakakalungkot lang po kasi yung mga ibang bata po o yung mga ibang estudyante ay hindi po sila makakapag-aral kasi wala po silang gadget na magagamit or internet. So, sana naman po eh gawin to ng action or gawin siyang ano, kasi hindi lang naman po basta essential yung ganitong mga ano, kasi talagang basic needs na po siya ngayon para sa online class. So yun lang. So ngayon, pakita ko sa inyo ang mga gamit ko, mga kids, mga pamangkin ko. And ayan, meron po sila dito, ito, laptop, ay, desktop, and meron din po kami internet. And dito naman po, meron po silang mga colored paper, mga, ito po ay mga dati pa, hindi pa po kami namimili ng mga bagong gamit sa school. Kasi, gaya nga po no, nag-ano po siya, na-atras na naman yung pasok. So, hindi pa kami totally nakapamili. At siguro naman po, hindi naman kailangan mamili ng marami ng mga gamit para sa online class. Hindi ko rin po sure sa ibang school, pero yung iba pong school is, kailangan lang nila ng mga yellow pad, yellow paper, and ito naman po mga notebook na to. Ito naman po mga notebook na to is, ano na, is reuse. Kumbaga, inanun lang namin to. Yung mga old notebooks nila nung nakaraang taon, nung nakaraang school year. Yan, inanun lang po namin siya. Tinahi lang po namin ng panibagong tahi. And then, yung mga galing doon sa kanilang old notebooks, na yung wala pang mga sulat na page, yan lang po, pinagsama-sama namin din. Din, ano po, ang pinahi po namin siya. And then, meron din po kami dito mga bond paper, mga notebook. And then, dito naman po is meron kami mga pencil, lapis, mga crayon. Para hindi na po sila pa alis-alis dito sa kanilang table pagka nag-umpisa na ang online class. At dito naman po, meron din tayong mga gunting, kung sakali kailangan nila. Meron din tayong gunting. At saka meron din po tayong puncher in case sa kailangan nila. And then, meron na din pong glue. And then, so, ayun lang po. Para po, in case na mag-start na yung klase, nandiyan na lahat yung mga gagamitin nila. Yung mga basic essential nila para hindi na po sila patayo-tayo pagka nag-start na yung class. So, ito namang room na to, dati po siyang bedroom. Ngayon, ginawa na namin siyang study room para po yung mga bata makapag-focus sila sa kanilang pag-aaral para ano, meron silang isang convenient na pag-aaralan nila dito lang sila sa loob. So, hindi sila may ingayan or hindi sila may istorbo. Ganun. So, ito naman pong ano na to. Ito naman pong desk na to. Is, ano, galing po siya sa
sa lumang lamesa namin, dining table. So, ito po yung, ano niya, dining table po namin siya dati. So, nasira po siya, as in, nabiak po siyang ganun. So, sa halip na bumili pa kami ng table para sa, ano, computer. So, ito na lang po, ginawa namin. So, nakatipid po kami dito kasi meron na po siyang ganito, pinaka-ano niya. Ito lang po ang mga binili namin, mga bakal and ano. Tapos, konting pintura. Yun lang po, konting pintura. Para, actually, hindi pa siya masyadong ano. Gusto pa siya lagyan ng cover dito eh. Gusto pa lagyan ng cover para ano. So, ito naman pong aming desktop is nabili namin ano pa last month. Nabili namin siya last month kasi akala namin talaga ngayong August start na ng class. So ayun nga, na delay na naman yung online class nila. So okay na rin, para at least naka-ready na siya dito in case na mag-upisa na yung online class nila. So ito naman po ay nabili namin ng ano, 19,000. So, ayan po. Nakatipid din po kami dito kasi ito dapat is 24 something. And nakatipid po kami dito kasi yung po, may kakilala po ako na marunong po siyang gawa dito. Ayan, siya po lahat ang nag-assemble ng mga parts. Siya po ang nag-assemble. So, nakamura po talaga kami. Kasi kung dun po sa ng computer at sila po ang gagawa niyan, ay abutin po ng mga 24. So, thank you so much din po sa tumulong sa amin para makamura kami dito. So, laki po nang nasave namin. Thank you so much. And, so, ito naman po ang envelope na to is, kasi meron ako dito ang dalawang pamangkin na grade 8, grade 9, grade 10. So, sila po ang gagamit nito. Saliitan po sila kasi yung isa naman po is pang morning 6 to 12 and then yung isa naman po is 1 to 7 ng gabi. So, silang dalawa po ang gagamit niya. So, ngayon po nagagamit ko rin naman siya sa aking online selling. Ako muna ang gumagamit niyan for ano, pansamantala. So, nagagamit ko rin naman siya kahit aga namin siya nabili. Papakinabangan din naman. Gamit ko siya sa aking online selling. So, pero meron din naman kami dito. Meron din po kami dito ng ano, daycare. Yes, papasok po siya ng daycare. Ngayon po, hindi ko lang alam kung kailan ang start ng klase. Start ng klase ng daycare. Guys, hindi ko pa alam kung kailan ang pasok ng daycare. So, sana maging okay na para makapasok na rin sila at lahat ng mga bata. Kasi module naman po ang daycare ngayon. So, ako na lang pupunta sa school para kunin yung mga gawain ni Angel. And, so, ayun lang guys. So, pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapag-vlog uli. Kasi, tinapos ko ang aking mga shipping and meet-up sa aking online shop. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog today. So, just click the subscribe button and the click and the bell button para lagi kayong updated sa mga video ko. So, thank you for watching!